Ang ganda ng venue na napuntahan namin, guys. Ayan, look at that. Super cute ng mga flowers and also the tables. So, ang ganda ng setup. Anyway, bago tayo pupunta dyan, so mag-decorate muna tayo ng tatlong cakes. Ayan, guys. Unang-unang cake nga is itong one-tier cake na drip cake na siya. Ayan, soft icing cake ito siya with white chocolate drip na Barrel's Chocolate Compound. So, ang flavor ng cake natin is Choco Moist. Choco Moist cake with chocolate filling and then Bibo whipping cream frosting. And lahat ng details dito is fondant made of our marshmallow fondant recipe. Bali, nag-a-add lang ako ng Tylos powder sa fondant para mas maging playable ito and lalong-lalo na paggagawa talaga ng mga fondant details na kagaya nito para mas madali siyang mag-set or tumigas. So lahat ng details is manumano namin ginawa. And katuwang ko nga sa paggawa ng mga details is si Heidi nasa tabi ko, ayan, busy din siya sa pag-cut out ng mga letters. So about pala dito sa mga assistant ko, aside kay Christine, so nakikita nyo na din palagi talaga si Heidi dito sa mga videos ko, no? So nagdagdag na rin talaga ako, ito nga si Heidi, dahil nga dumadami yung orders, talagang hindi na namin kaya ni Christine. Tapos si Christine kasi is nag-school na siya, so hindi din siya araw-araw na nandito sa akin. So pagkawala si Christine, talagang kinukuha ko itong si Heidi kasi ayun nga, para katuwang ko nga sa gawain, lalong-lalo na dito sa paggawa ng mga toppers, yung pagbabox ng mga cake, lalong-lalo na yung hugasin na sangkatutak talaga, talagang tapundok talaga siya sa lababo. So pag wala si Christine dito, tapos wala din yan si Heidi, naku, talaga grabe, nakaka-stress. And also yung pag-deliver talaga ng cake, ayan. So sa ngayon talagang naaatas ko na yan kay Heidi, talagang napapagkatiwalaan ko na siya sa pag-deliver ng cake. So balik na tayo dito sa cake. So itong ginagawa ko, itong pinagdedicate ko dito sa cake is white chocolate, na melted white chocolate yan siya. Tapos kinulayan lang namin ng kaunting pink and then binuhos namin doon sa silicone molder, then pinasok siya sa freezer para tumiga siya, para magiging bar siya ulit. And ayan, tingnan nyo naman, ang ganda naman talaga niya pang decor sa cake. And ito na yung final outcome niya. Tapos syempre may cupcakes din. Ayan, 12 pieces cupcakes. Ayan, ang cute-cute din ng mga cupcakes, diba? Sunod na cake na ipapakita ko is itong two-tier cake na Sophia the First ang team. Ayan, siguro naman nakikita nyo na ito sa latest upload ko. Same flavor pa rin siya, Choco Moist cake with chocolate filling. And then, ang size nito is size 8x5 and 6x5. Bibo whipping cream frosting pa din ang ginamit ko dito. So, kinabwiran ko lang muna siya ng all white. Tapos yung sa ibaba na layer, saka ko siya tatapalan ng panibagong layer ng light violet na color. So, ito yung technique na nakakatipid talaga tayo na color dito and legit naman talaga, guys. And ang kagandahan sa ganitong technique, hindi pa nakakaapekto sa lasa ng icing since sa ibabaw ng icing lang naman tayo naglagay ng color and manipis lang naman. And ang ginamit ko na color dito is yung Chef Master na pang airbrush, yung liquid base. So, ayan, pagkatapos nga na makot, so pinasok ko muna yan siya sa chiller while na gumagawa ako ng panibagong icing. And ayan siya, guys, makikita nyo talaga na Bibo whipping cream na white box yung ginamit ko talaga dito. Ayan, so diba, pat na tayo dito sa aking mixer. So sa nagtatanong pala ng mixer, ang brand ng mixer ay Reveal. 35,000 ko nakuha ang mixer na yan, guys, 5 years ago na sa SM Appliance. And so far so good naman talaga, until now is working good talaga siya. Matibay talaga siya na klase ng mixer. So dyan ko na din siya ginagawa ang icing, yung paggagawa ng mga chiffon cake, tapos yung mga bars naman, brownies, butterscotch, and Reveal bars, dyan ko na din tinitimpla talaga sa mixer na yan. Tumagal siya ng 5 years dahil talagang iniingatan ko rin talaga siya. So ayan, balik na tayo dito sa cake. So naglalagay lang muna ako ng marka dahil magpa-pipe ako ng swag. Ayan siya. Hindi talaga pwede mawala sa akin yung
paglalagay ng marka. Kasi minsan hindi ko kasi nakokontrol yung paggalaw ng kamay ko. At least na meron talagang, merong drawing, merong marka, at least na may nasusundan, di ba? Para hindi tayo maligaw. Para equally divided or proportion yung pagkakalagay natin ng design. And ito na nga siya, o di ba? Ang ganda niya talaga tingnan. Super nice. And ito nga pala yung tip na ginamit ko. Actually, wala siyang number. So, hindi ko masabi sa inyo kung anong size. Kasi wala talaga siyang number. Nabili ko lang kasi ito talaga sa mall. Basta mas malaki lang siya ng kaunti. Sa petal tip na size 104. Alam nyo ba, Lucy Cakes, na recently talaga na-realize ko na nagugustuhan ko na talaga itong ganitong pagdi-design ng cake. Ito bang, yung bang more on piping. Kasi talagang dati-dati talaga iniiwasan ko yung ganitong orders. Kaysa tinuod lang, kutigid siya himuon. Sakit sa kamot ang pagpipe. Labi na o dugay gud siya mahuman. Pero nakaka-enjoy din siya gawin. Satisfying talaga siya. Lalo na at makita mo na talaga yung resulta na ang ganda. Fulfilling siya. Talagang mapapasabi ka na lang talaga na wow. Mapapa-oh my god ka na lang talaga. And masasabi sabi mo talagang wow, nagawa ko talaga siya. Oh, sinong makarelate dyan? Aminin. Kayo rin ba, Lucy Cakes? Ganon din ba kayo? Totoo nga pala talaga yung kasabihan na hindi mo malalaman yung kakayahan mo kung hindi mo susubukan. From Davao City, ang umorder ng cake na ito si Ma'am Sinia Gills. Shoutout sa iyo, Ma'am. Thank you for trusting. First time niya nga palang umorder sa amin. And super happy naman talaga siya nung nakita niya ang cake na ito. Actually, nag-feedback pa nga siya. Talagang satisfied daw siya sa outcome ng cake. And nasarapan daw talaga siya. And o-order daw sila ulit. Ayun. O, diba? Bawing-bawi ang pagod natin. And ito na nga yung final outcome niya. Ayan. Super cute. Super, super cute. So, ito na nga guys. Nandito na tayo sa pangatlong cake. At ayan, nandito na kaagad tayo sa Vinyo. Yung Vinyo kanina na pinakita ko sa inyo. And size 7x7 yung cake. Fondant cake yan. And then, yung flowers is edible. Ako lang din ang gumawa ng peony flower. And ayan siya. Super cute naman yung naging resulta niya. So, dito ko na sa Vinyo nilagay itong flower. Kasi nga, nakakatakot naman kasi sa biyahe. Dahil super big gat ng flower, iba ka masira na yung cake na pinagtusukan. So, ayan na yung cake. Siyempre, may kasama din yan, cupcakes. And then, ito na yung sit-up, yung pinaka-decors. Ayan siya. Super cute. Bagay na bagay sa event today na Dibu. So, ang pangalan ng Vinyo is Worth It Cafe, located sa Torres, Davao City. So, yun lang muna for today's video. Sana ay na-entertain ko kayo sa aking content today at pinagdadaldal. Sana ay naintindihan nyo, guys. Like and share! Bye! Ay, bago ko nga pala makalimutan, thank you so much, Lucy Cakes! Happy 19K followers to all of us!